Tibayin dagat dating U.S. President Donald Trump sa salagda sa arraignment. Nasa muli ng magpapadala naman ng astronaut sa buwan ang NASA. Ang mga miyembro na naturang moon mission, ipinakilala na si Joy Salamatin sa sentro ng balita. Dumating na sa New York si dating U.S. President Donald Trump para sa arraignment ng kanyang kaso na may kinalaman sa pagbabayad ng hush money sa isang adult actress noong 2016 election. Kasabay nito, kinontra ng kanyang mga abogado ang hiling na live telecast sa pagbasa ng kanyang sakdal. Giit ng mga abogado ni Trump kay New York Supreme Court Judge Juan Merchant, magmumukha lamang circus ang loob ng korte kapag pinayagang mag-cover ang media. Nilinaw naman ang Manhattan District na limitado lang ang pinayagan nilang media organization upang maging transparent ang gagawing pagdinig sa kaso ng dating U.S. President. Nahuli na ng mga pulis sa Russia ang isang babae na itinuturong nasa likod ng pagpapasabog sa isang cafeteria sa St. Petersburg. Pero giit ng suspect, hindi niya alam na ang figurine na ibinenta sa kanya ay isang pampasabog. Mababatid na ikinasawi ng kilalang Russian military blogger ang insidente. Itinuturing ni North Atlantic Treaty Organization Secretary General Jens Stoltenberg na makasaysayan ang formal na pagsapi ng Finland bilang bagong miyembro ng NATO. Dahil dito, inaasahan nila na mas lalakas pa ang kanilang alyansa. Bumiyahe si Finnish President Sauli Niinisto sa headquarters ng NATO sa Brussels para saksihan ang formal na pagtanggap ng NATO sa Finland. Inatake ng grupo ng mga bus driver ang security minister ng Buenos Aires na si Sergio Berni. Ito'y matapos mapatay ang isa sa kanilang kasamahan ng pagbabarilin habang nasa trabaho. Nangyari ang paglusob nang dumating si Berni sa La Matanza kung saan nagtipon ang mga demonstrador. Ipinakilala na ng National Aeronautics and Space Administration o NASA ang magiging bahagi ng four-member team para sa nalalapit na moon mission. Ito'y makalipas ang 50 taon mula ng unang ilunsad ang Artemis mission ng NASA. Kabilang sa kanila sina Christina Koch na kauna-unahang babae na napasama sa lunar mission. Magsisilbi naman piloto ng Artemis 2 si Victor Glover na isang African-American. Si Glover ang kauna-unahang black na napabilang sa moon mission. Joyce Salamatin para sa Bayan.